tao mula sa LGU o Local Government Unit ng Barili sa Cebu ang nagtulong-tulong para ma-rescue ang babaeng ito. Ang tiyan parang puputok na sa laki. Sobra ng laki ng kanyang tiyan. Parang 150 to 180 kilos yung bigat. Siya ang 57 anyos na itago natin sa pangalang Eva. Relax, Rajunta. Ilis ang lagi. Ilang sandali pa, nagpa siya na silang buhatin si Eva. Dahil hirap siyang makagalaw, isinama na palipat sa stretcher ang hinihigaan niyang foam. Bako pa tayo si Galil yung buso. Ayaw, Gugado. Relax na ka. Naara ko ba? Wala, oo. Oh. May airplane. May matuyo. Relax na ka ni Hanga. Relax na. Relax na. Kuptigin na imong tabako. Sunod siyang pinagtulungang buhatin pababa ng burol para ihatid sa ibaba kung saan naghihintay ang ambulansya. Ang nagpapakalma kay Eva nung mga oras na yon, ang hawak niyang tabako. May 10 minuto ang kailangan nilang bagtasin. Pero matarik ang daan, pahirapan pa dahil sa bigat ng lumulobo niyang tiyan. Parang triple na ang laki niya sa parang 9 months na buntis. Ano nga ba ang laman ng kanyang tiyan o sinapupunan? Di siya normal. Kakabahan kami, ma'am, kasi baka, umutok. Ilang araw bago pinagtulungang dalhin si Eva, dito sa bahay ng kapatid niyang si Norma siya nakikitira. Lumobo man ang kanyang tiyan, kapansin-pansin nangangayayat naman ang kanyang mga braso't binti. Tiyan lang ang lumalaki, tapos mga binte, yung mga braso, parang malnourished na. Si Eva, madalas ding walang imit. May kamag-anak tatanungin na, kilala mo ba to? Sabi niya, kilala ko. May pagkaulyanin na rin daw ito. May mga bagay lang na parang nakalimutan niya. Sa kusina, madalas magpalipas ng oras si Eva. Anak din siya matuog kay di siya ganahan diris taas kay maglisod siya, tumindig siya, mag-ihi. Pag umihi siya, hindi na siya pumunta ng CR, doon na lang sa tabi na malapit lang doon sa kanyang higaan. Sa kabila ng mabigat niyang dinadala, kaya pa rin naman daw ni Eva na alagaan ang sarili. Di siya patulong, ubangon na siya iyaha, ma'am. Ang nagpapakalma kay Eva, tabako. Pila ng tabako. Dira mong tabako? Para hindi matulas, nakaupo siya habang naliligo. Sa laki ng kanyang tiyan, halos sumayad na nga ito sa sahig. Hindi man siya nagsasalita na masakit. Siya rin ang naglalaba ng kanyang mga damit. Ito po yung ma'am, nagawa niyang pads para doon tumagos ang kanyang dugo. Araw-araw po itong nangyayari, ma'am. 57 na siya ngayon, pero dinudugo pa rin siya. Hindi siya normal. Para hindi siya matumba kapag nagbibihis, si Eva. Matindi ang kapit sa kahoy. Maluluwang na damit lang din ang kanyang isinusuot para mas komportable. Man daw madalas dumaing si Eva, alam nilang meron siyang iniinda. Kadalasan minamasahe, nilagyan ng ointment, maglalagay ng lukewarm water sa bottle. Kapag natutulog, inaangat ni Eva ang kanyang mga braso. Nakabaluktot naman ang kanyang mga binti. Matutulog siya po, ma'am, patagilid. Hindi siya patihaya na matulog. Sa tingin namin, baka sa paghinga niya. Ano nga ba umabot sa ganito ang kanyang kalagayan?
Nung kabataan daw ni Eva, likas siyang banidosa. Kaming managsuon, siya ang kinagwapahan. May mga kaisang mudagoan sa iyang lawas. Magandang manamit. Yung mga fitting at saka sexy dress. Yung mga crop top yun. Oo, daghan kaya na siya. Manguan niya, manguyab niya. Dekada 80, namasukan siyang kasambahay sa Maynila. Hanggang may nakilala siyang seaman. Niya gusto siya mga anak niya. Di man magid sila mga anak. Sa kinasakasama niya noon, may anak sa kanyang pinsan. Sobrang niyang love ng bata. Pero ang bata, binawi rin daw sa kanila. Kaya doon, parang na-depress siya man. Kalaunan, si Eva at ang kanyang kinakasama, naghiwalay. Hanggang sa napagpasyahan niyang bumalik ng Cebu taong 2008. Napansin namin na may bukol sa kanyang tiyan. Maliit pa siya pero matigas siya. Na parang buko ng niyog. Napagkamalan niya noon, nabuntis siya. Kada taon po ma'am, lumalaki ng lumalaki ang kanyang tiyan. Tagal-tagal ng panahon, how many years? 16 years, hindi pa rin lumabas ma'am. Hindi siya buntis kasi wala man siyang kinakasama. Ba't magkabuntis siya? Ang pangarap ni Eva na magkaanak, ibinuhos na lang niya sa kanyang mga pamangkin at apo. Naalaga siya sa bata kasi yung mga anak ko sobrang parang anak din niya. Tira na dyan po. Inalagaan po ako niyan. Hindi ko malimutan na grade 5 ako noon. Lagyan na ako ng lipstick kasi honor ako noon ma. Kinukupitan ako ng buhok, mag-hot oil kami, magbabanding yun. Nalulungkot po ako nang makita ko na mayroon din siyang ganun ma. Hindi niya napatingnan kasi wala rin makakayang pera na para panggastos dyan. At saka pagsasabihan namin, patingnan, kaya niya. Pinaniniwalaan niya, walang diferensya. Napag-alaman din ang aming team na hindi lang pala si Eva ang may lumulobong problema sa kanilang pamilya. Pati ang kapatid niyang si Norma, meron ding bukol. Atong Enero nagpatanaw ko sa doktor na ay bukol, ma'am. Mas lumlidagok yung dinanas namin kasi yung ina ko, napacheck up din namin. Mayroon din siyang ganun, ma'am. Kaya dalangin nila, sana mapatignan na rin sa doktor si Eva nang mabawasan kahit papaano ang kanilang mga iniisip. Masakit. Pero wa may mahimo kay tungod sa mong kapobre. Og mo siyang konon kana i-hospital ang mami kwarta. Nakakabahan kami ma'am kasi baka umutok yan, anong mangyari. Ang lokal na pamahalaan ng barili agad tumalima. Nagbigay ng pagkain at tulong pinansyal kay Eva. Ang aming programa, nagpaabot din ng financial assistance. Maraming salamat po ma'am kasi ito na yung sagot na kahinin na namin po ma'am. Sana po bumaling na pong tiyahin ko po ma'am. Pero ang tunay na kailangan ni Eva, konsultasyon sa doktor. Kaya sa tulong ng mga kawani ng Rural Health Unit at ng MDRRMO o ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Barili, ni-rescue na nga nila si Eva. Relax na. Binuhat kasama ang hinihigaan niyang foam sa stretcher. Bawat isa nagbayanihan. Pero dahil sa bigat ng kanyang tiyan at sela ng kanyang pangangatawan, idagdag pa ang tarik at sukal ng daan, si Eva nahirapang madala sa ospital. Nakahinga na nga ang lahat nang matapos ang ilang minuto na ibaba na rin si Eva sa burol at naisakay sa ambulansya. Mula bayan ng Barili, may isang oras siyang ibinahe papuntang Cebu Provincial Hospital sa bayan ng Balamban kung saan siya titignan ng mga espesyalista sa kauna-unahang pagkakataon.
ipinas-CT scan siya. Sumailalim din sa pelvic at abdomen ultrasound ang laman ng tiyan ni Eva. Tupik! Meron kasi siyang kondisyon na kung tawagin, ascites. Build up ng likido sa tiyan na posibleng dulot ng sakit sa atay. Normal magyutanan except isa lang ang yang dugo. May lasaw siya. So, mo nang gitawag nato na anemia. Napag-alaman din na si Eva, may ovarian mass. May tumubo sa kanyang ovaryo na pinangangambahang malignant o cancerous. Dili sa to ang ultrasound. So, muto yung nakita na to na ay mass, probably gikan sa ovary niya. Which, napoy na kitaan po na possible na ay 73% na malignant, which means mara siya na ay tendency na cancer. But, di kita kaingon na 100% kay wala pa maginato, biopsy na pa maginato siya. Usually, yung mass, unknown yung mga cause, possible. It could be hereditary. Yung vaginal spotting, galing yun sa ovarian na tumor. But we cannot really say 100%. Kasi may fluid din naman. You have to remove the fluid first before matanggal yung mass. Probably, operation. Panawagan po na lang po lang sana na matulungan po kami para sa operasyon. Sana maipadama natin kay Eva na hindi niya kailangang sarilinin ang mabigat niyang binadala. Dahil marami ang nagmamalasakit at nakahandang tumulong. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.